Pero alam mo, ito matindi dito. Ito matindi. Papakita ko sa inyo, ha. Ito na, ito, may nag-react. Ewan ko ba, ano ang tawag mo dito si Antorni 3.0? Ay, 3.0, ayan, oh. Ano rin nyo ito, yan. Ha? Magandang matindi araw, ito, matatawa kayo. As in, matatawa kayo. Ito pa reaction niya. May sa eksena na to. Ito reaction niya. Ngayon, syempre, naisip na naman natin yung sagutan namin ni Fiscal EJ tungkol dun sa anti-road rage bill ng mga tulfos, kung saan siya ay nagkaroon ng ad hoc rescue, or in other words, invento na hanggang ngayon hindi niya pa rin sinasagot. Pati rin yung sa reckless driving, hindi niya rin sinasagot. Ngayon, nagkaroon na debate. Lahat-lahat, sabi niya, wag na daw pag-usapan. Yung sa Bangayan case, hindi niya pa rin sinasagot. Kahit sinagot na. Oh. Sige lang. Ano ba yun? Fiscal EJ, di ba sinabi mo, ang purpose mo dito sa internet ay magturo ng batas. Payo ko bakit lang sa'yo. Ayaw mong... Payo ko lang sa'yo, ha, Fiscal EJ. Wag mo nang patulan itong kahul ng kahul na ito. Natural. Bitter to kasi. Ngayon, ano siya, sobrang bitter niya kay Fiscal EJ. Sobrang bitter niya. Talo kasi siya. Kaya Fiscal EJ, don't stoop down sa kanyang level, ha. Don't. Wag na wag kang bababa sa level niya. Panalo ka na eh. You're the winner. Pag bumaba ka sa level niya, wala. Wag mong papatulan. Kasi ito, umiiyak na lang to. This is a form of... Tignan mo, itsura pa lang, oh. Paiyak na yan eh. Itsura pa lang. Iyak na talaga eh. Iiyak na yan. Konti... Alam mo, konti na lang. Feeling ko talaga medyo ako may suggestion ako doon sa ano niya, yung sa kanyang partner. Ma'am, ano ho niyo? Magbakasyon po muna kayo para maka-emotional survive itong partner mo. Kasi nagwawarla na sa social media kung ano-ano na sinasabi. Wala na talaga sa hulog yung kanya sinasabi. Nang halatang-halatang nagme-meltdown na. Alam mo 'yon, nagme-meltdown na. Eh. Kitang-kita mo na yung kanyang mga position sa argumento, wala na talaga sa hulo. Tingnan niyo tong position niya, ha. Liwanagin sa mga nanonood sa iyo, total may regular na live stream ka na, sinabi mo, 'di ba? May regular na live stream ka na. O bakit ayaw mong sagutin yung mga pending questions sa'yo? Pag ako, sinasagot ko lahat. Okay. Wala akong iniiwan. Sinisigurado ko na kapag ikaw, sina-challenge mo yung mga sinasabi ko, nagpapaliwanag ako. Ikaw, bakit hindi? 3-0. Panalo! Tingnan mo na. Alam niya, natalunan siya. Ito, alam niya ang talunan siya eh. Walang biro. Kaya init na init siya eh. Alam mo yun, parang ano ito eh, ito yung talo ka na sa basketball, di ba? Tapos nagwawala pa. Para lang, pag pinatulan mo, talo kayong pareho kasi nakipag-away ka rin. Kaya wag na, easy na lang, Fiscal EJ, ha? Wag na ho kayong papatol. Masyado na hong mababa itong tao na ito. Ando na sa... Sad-sad na. Sad-sad na ho ito. Wala na ito. Di makakabangon to. Hindi na ho makakabangon to. Huwag nyo nang... Pag pinatulan nyo, babangon pa ito. Sad-sad na ho siya. May balita nga sa akin. Kesyo nabawasan na ho ng subscriber to. At maraming nag... Alam mo, meron nga ako nababasa, ha? Na sinasabi dati kami subscriber ni Attorney Libayan. Nag-unsubscribe na kami. Dahil doon sa debate. Kitang-kita namin. May mga nagaganon eh. Nakikita ko sa comment eh. Oo, kaya nga, alam nyo, Fiscal EJ, sad-sad na ho ito. Konti na lang, talagang iiyak na ito online. Pa, diba? Bakit ayaw magpaliwanag nung nanalo? Diba? Hindi ganun yon. Na kapag natapos na yung debate, hindi na pag-usapan, hindi ganun yon. Yun nga ang umpisa. Wala na. Bagsak na talaga to. Grabe, no? Sobrang ano na yun ito ni Attorney 3.30. Attorney 3.0! Talo ka ni! Hahabol ka pa!
na, ulat na, ulat na. Para pag-usapan itong age of sexual consent. Mm. At saka update sa age of sexual consent, mga kabatas natin, may mga 5,000 plus na na-sign-ups doon sa letter na papadala natin. Huwag kayong magkaalala, mga kabatas natin. Ginagawa na po yung letter. Tapos, sunugin yung letter. Na lang. It will... Sunugin yung letter! Hindi, alam mo, maganda. Since believe ka naman sa sarili mo, Libayan, kumandidato ka. Sige na, please lang. Kumandidato ka. Mag-abuloy ako. Oh, 500. Oh, mag-abuloy ang 500. 500 pesos. It will go through several amendments kasi ilalabas din yun sa ating community para pwede kayong mag-input ng inyong mga gustong ilagay dun sa letter na yon, and we can send it. Marami na hong marami na rin hong pinadala sa akin na interested na mga mambabatas, hindi lang po iisa. Wow! Okay. So ito, Fiscal EJ, panoorin mo ito. Sir! Ambulan ko again! Sir, sino nag... Ina mo, sisingit ka pa. Tingnan niyo yung punto niya dito, ha? Tingnan ninyo. Alam mo, kaya ako i-discuss to? Kasi ito ang simbolo ng maling citizen ng Pilipinas. Yung ganitong attitude, ipapakita ko sa inyo na sablay. Kawawa tayo pagka in-adapt natin tong ganitong klaseng attitude. Sa'yo. Ah. May pagmumura. So, ibig sabihin, pasok yan sa anti-road rage law. Diba? Na sinusulong nila. Oh. Ilan ang kulong ng taong ito? At least 2 years. Okay. So, ayaw din, mo. Sir, ganun din po. Ganun din, sir. Ang cellphone mo pa, eh? Oo. Sir, nakainom kayo, sir, no? Cellphone mo pa, ka. O yan, yan. Cellphone mo. Wow. Sir, ano? Oh, thank you. Lang. Thank you. Sisingit ka. Sumingit ka. Ano yan? Kinaano mo? Wow. May physical na rin. Oh. May force. Pajutes? Salamat po. Ito, simulan ko na, brother. Pakibigay na lang sa kanya para sa kampanya niya. Huwag ganun. Grabe. Bigyan natin ng donasyon kaya yan. Ano? Hello, boss bayan sa mga banateres. Tuloy lang ang tamang pamamalita. God bless. Shout out sa habi kong si Joey Balasta. Hello po. Oy, hello. Joey Balasta. Ginamit. Oh. So, ibig sabihin... Ano? Ibang count na naman. Oh, ngayon. Kasi ang mangyayari dun sa anti-road rage law, mga kabatas natin, na pinapasa nila. Ah, ito yung argumento niya. Yung bill na yun na pinapasa nila. Ang mangyayari dyan, syempre, bawat pangyayari doon, magiging isang count. Ngayon? So, mga kabatas natin, kung yung isang act mo na nag-rage ka, it can result to different counts. Ngayon? Yung nagmura ka, 1 count. Okay. Kapag tinulak mo, nanakit ka, 1 count. Okay. Okay? Tapos? Tignan nyo. Balikan natin kung ilan ang na-violate na dito, ha? Ah. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga kabatas natin, sobra yun. Yun! So, sobra yun. So, sakto lang. Dapat, pag ikaw nagawa ng ganyang road rage, huwag ka naman masyadong parusahan. Sakto lang. Mild. Grabe naman, antindi naman ng parusa. Eto ha, alam mo kung bakit katarantaduhan ito? Para ito yung mga nagre-reklamo doon sa bakit naman na mahal ng penalty ng pagpasok sa bus lane? Bakit naman 1,000? Di ba pwedeng gawin 200 na lang yan para ka-affordable? Paano kami magbabusway kung hindi na namin afford dyan? Diba? Maraming salamat, Jing, ha? Hindi, isipin nyo yan, ha? That's the purpose of the law! Matakot yung tao na gawin yung dapat niyang gawin! Ay, tank! May gali, abogado ito. Isipin mo yun, ha? Yun, sobra naman yan. Sobra naman yung batas na yan. Bakit naman masyado? Ano gusto mo? Light?
Anong gusto mo, yung batas medyo inaamo-amo ka pa? Yung, oh ha, since nagmura ka, tinapik mo yun. Bigyan ka ng ilang araw lang. Kasi kawawa ka naman eh. Kawawa ka naman. Hindi, naintindihan. Isipin mo kung ito'y isang senador. Wala na talagang pag-asang bayan natin. Kaya naiirita ako sa mga nagsasabing, anti-puryang batas na yan sa kursada. Kasi yung ano na yan, hindi affordable. Ano ba po? Tanungin nga kita, ano bang purpose ng batas? Para ma-afford ng tao? Hindi, doon sa mga anti, nagsasabing anti-pura. At ikaw naman, Libayan, anong purpose mo sa batas? Para yung kaya lang, yung sakto lang, huwag namang masyado, yung sakto lang. Yung kayang gawin lang at kayang pagbayaran lang. Yun ba? Yung ba ang purpose ng batas? Hindi yun makatarungan. Hindi na makatarungan yun. Sa ibang lingwahe, anti-pur yun. Nakikita nyo na kung bakit isang maling halimbawa ito sa bayan natin. Kaya ka nga gagawa ng batas para talagang wag suwayin, 'di ba? Hindi yung masyado naman 'yan, ang bigat naman 'yan. Hindi naman makatarungan 'yan. Ano ba gusto mo sa batas? Hindi, bakit sagot ako, liba? Anong gusto mo sa batas? Yung madali lang pagbayaran. 'Di ba? 'Yan ang problema kasi pag ipinopolitika mo yung argumento mo. Bakit? Kasi galit ka na si Tulpo ang nagpapasa niyan. Kinokontra mo lang kasi yung batas because it's Tulpo. Tagal. Grabe. Woo! Kasi isang outburst ng galit yun eh. Tapos ang taas-taas ng ang taas-taas ng penalty. Buti naman kung hindi ganun kataas yung penalty. Di okay, 'di ba? Pero ang problema dito, isang outburst ng anger mo, ang dami-daming ito. Oh, tama nga naman. Masyado naman 'yan. Masyado naman yung batas na 'yan. Masyado naman. Okay. Wala na. Wala nang magagalit niyan. Wala na magro-road rage niyan. Siya na rin ang sumagot dun sa tanong niya eh. Eh dahil sa tindi ng parusa, wala na. Wala na magaga. While gesturing. Di nag-while gesturing siya, di ba? Oo. Isang count. Oo, tapos? Cursing. Oo. Or using bad language or any form of verbal insults. Oo. While gesturing, yung duro-duro niya, isang count na yon. Okay. Cursing, bad language, 2 counts na siya. Any physical attack at another or an attempt thereof. Nung ginanon niya, 3 na, makakabatas natin. Number 6, any use of force against a person, 4 na. 4 counts na siya ng road rage. Any kinds of threat or intimidation, pasok din. Reckless driving, pasok din kasi ginanon niya, di ba? So mga kabatas natin, ano? Yung iisang act na yon na ginawa nung taong yon, mapaparusahan siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depende pa kung ilang siya beses nagmura. Depende pa kung ilang beses siya nanakit. Or if it is a continuing act. Di ba? So, ngayon, ang tanong kasi dyan, ma-absorb ba yung mga yan? Yun yung mga kailangang ipaliwanag. Alam mo, dinaig mo pa talaga yung paniniwala ng mga kulto. Una-una, hindi naman ganun yung sa tingin ko ha, sa tingin ko lang, kung magkakaroon man ng, kasi tandaan natin, hindi pa naman yan batas eh, bill pa yan. Okay? Ibig sabihin, pag-uusapan pa yan. Ha? Lilihain pa yan, 'di ba? Kung sabihin talagang aayusin pa. Pero gayon pa man, yung pinaka idea mo is dapat hindi malupit yung batas. Hindi dapat ganyan. Kasi nga kawawa naman.
Kawawa naman yung nag-road rage. Alam mo, nung pinapanood ko to, ito ang komento ng hindi isang abogado. Ito ang komento ng isang taong troll. Troll ni Tulfo. Dito, sagutin niyo ako. Anong klaseng pananaw yung ganyan? Ay, kayo nga mga nasa ibang bansa, ang lupit ng batas ninyo. Magbaneo ka ng lasing. Anong meron? Sige nga, oh. Anong meron pag nagmaneo ka ng lasing sa ibang sa bansang kinabibilangan ninyo? Sige nga, sagot nyo ngayon dyan. Ano pag kayo nang maneho ng lasing? Ano mangyayari sa inyo? Di ba? Oh, ano pa pag nanakit kayo? Oh. Sige, alam ko DUI. Ano nga mangyayari? Anong resulta? Anong penalty? Anong mangyayari? Oh, tanggal lisensya. Kulong. Oh. 100 lapad. Grabe naman, 100 lapad. Magkano 100 lapad? 100. Hoy, malaki-laki 'yun ah. Tanggal lisensya, kulong. Oh. Ayan oh. 'Di ba? Deported, arrested. Oh. Ano pa? Ang dami pa eh. Oh. Kaya gupit lisensya. Meron ba 'yun? Niloloko niyo ako. Gupit lisensya talaga. Ba? Sa Australia, tanggal license mo tapos laki bayad mo. Oh. Ah, 370,000? Ako, grabe naman. Masyado naman 'yan, Jing Corpo. Sabihan mo sa Japan, magagalit sila bayan 'yan. Anti-Puryan? 370,000? Paano na bababayaran 'yan? Hindi na ako inom ng lasing. Ay, hindi na ako inom ng lasing. Hindi na ako magmamaneho ng lasing. Hindi niya talaga mag-gets yung purpose nung road rage na bill na pinapasa, no? Di ba? Kasi nga, kapag vague yung batas na yan, hindi rin makatarungan. Tapos tignan niyo mga kabatas natin, di ba? Merong ganyan. Tignan niyo yung penalty na makukuha niya. Ilang counts na yon? Lahat, mga kabatas natin, nang pinaparusahan doon sa anti-road rage law na yon na pinapasa nila, ginawa. Diba? So, mga kabatas natin, oh, no injury or death occurred, 1 year. Physical injuries, regardless of degree, 2 years. So, ilan yon? Bibilangin yon. Patong-patong na yung kaso mo. At least 4 years ka na. Pag naka 2 years ka pa, tapos nagawa mo lahat yun, na videohan ka, sa tingin mo ba makatarungan naman na yung iisang burst or outburst of anger mo, makukulong ka ng 6 na tao? Diba? So ano na mangyayari, Atty. Libayan? O sige, sagot. Ikaw sumagot ng katanungan mong wala sa hulog. Ano mangyayari because of that? Oh, sige, ayaw mo sumagot, syempre. Video ka, hindi ka makakasagot, 'di ba? Kayo mga kababayan, 6 na taon kayo makukulong daw dahil sa ginawa noon. Tanungin ko kayo, anong gagawin ninyo? Sige nga. Sige, sagot. Dahil ganun, 6 na taon kayo makukulong, 'di ba? Oh. Ano ang mangyayari sa inyo? Magiinit pa ba ulo ninyo? Oh, sabi nito, actually sinasabi nga ni Kirsten Tibay, okay, sinabi niya, wait lang, basahin natin yung sinabi niya. Ito kasi hindi ako sure eh. Mali, concurrent ang time served mo sa kulungan, 2 years ang another 2 years. Okay, so bali 2 years lang. Kasi akin nga, even yan ay pag-uusapan pa, ayusin pa yan, okay? Kasi nga bill pa lang yan. Sinasakyan ko na lang yung sinasabi ni Libayan. Sabihin na natin, sinasakyan natin yung sinasabi ni Libayan, okay? Ano ang mangyayari? Diba? Ano ang mangyayari kung ganyang katindi ang batas na sinasabi ni Libayan? Walang iba, kung hindi, iiwas ka na.
Baka yakapin mo pa. The next performance will start momentarily.